Okay, kabayan. Muli po nagbabalik ang ating palatuntunan ng ating alamin sa araw na ito. Ano po, ang inyong lingkod, ka Gerry Jeronimo, ang inyong pong makakasama sa ilang sandaling pagtatanghal po natin ng ating programa dito po sa YouTube, sa Facebook, kabayan ko, na nag-aanyaya po sa inyo na samahan po ninyo ako sa ating pagtatanghal sapagkat pinag-uusapan po natin ang mga magagandang bagay na may kaugnayan po sa agrikultura, sa fisheries, kabayan, sa pangisdaan, pangingisda, livelihood, mga hanap buhay na inyo pong papakinabangan sa tuwi-tuwi na, kabayan ko, at yan po ang ating naihahatid. At pansamantala po, sa araw nito, balikan po natin ang mga pangyayari sa Pilipinas. Naku, aside from the pandemic, kabayan, marahil dahil din sa problemang nabanggit, lumala po ang problema natin sa supply po ng pagkain, lalong-lalo na ang mga agricultural products, kabayan ko. Nangunguna sa problema ang presyo ng mga produktong tulad po ng karne ng baboy, manok at marami pang iba. At hirap na nga sa pagbibiyahe ng mga tao sa ngayon, kabayan ko, nagkaroon pa tayo ng problema sa ASF sa ilang bahagi po ng Pilipinas. At ayon po sa mga balita, kabayan, milyong ulo po ng baboy ang nawawala at inalis, kabayan ko, sa madaling salita. Kasama na rin po dito yung hindi pa nai-report sa mga nakaraang araw, ano po, kabayan. At sobra ang taas po ng presyo ng karne ng baboy at manok. Umaabot sa 380 hanggang lagpas po ng 400, 410, 450. Sa ngayon, kabayan, ang manok naman umaabot na po ng halos 300. 280, kabayan ko. Naku, dati-rati ang manok, 110, 120, umakit po ng todo. Pero ayon po sa mga report ng ating gobyerno, makakakuha at marahil mayroon ng dumarating na karne ng baboy habang nagbabalita po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito, kabayan. Mula daw sa Ilocos Region at saka sa, well, kasama na rito ang Abra. Sana naman okay na po ito at makatulong po ito sa supply po natin dito sa Pilipinas, sa ating pong Metro Manila, lalong-lalo na. Sa nakalipas nating programa, kabayan, nasabi po ng ilang viewers po natin na nag-aalaga ng baboy na tinamaan daw po sila ng ASF. Kung napanood po ninyo ang ating mga Q&A, ano po, mayroong mga tinamaan po ng ASF at nagkaroon po sila ng problema. Dahil dito, nai-report ng ilang kaibigan natin sa industriya ng distribution at produksyon ng feeds, kabayan, na bumagsak di umano ang sales po nila dahil daw po sa ASF at marami po ang huminto sa pag-aalaga ng baboy at ng lalong-lalo ng baboy, ano po, kasama na rin ang manok. At ito po ay sa dahilang nahihirapan po silang magbenta. Kung meron mang maibibenta, kabayan, kung minsan dadalawang isip po yung namimili, baka ito po ay may sakit na ASF. Paniwalaan po ninyo ang programa, kabayan, hindi po transferable yan sa tao, kabayan ko. Subalit, dahil lang po sa nasabing problema, para hindi lumala, kinakalpo ang mga nasabing alagain. Kapag tinamaan po, milyong ulo po ng baboy ang nawawala, kabayan. At tinamaan po ito ng ASF. Inireport po ito sa ating palatuntunan at hinto po sa pag-aalaga ang maraming mga hog raiser po natin. Sana naman doon sa mga walang problema, huwag naman tamaan ng sakit ang kawang po ninyo, kabayan ko. Ipanalangin lamang po ninyo. Kailangan po ang maingat na pag-aalaga. Kinakailangan kaiingat po tayong lahat, kabayan. Higpitan po ninyo ang tinatawag nating biosecurity. Lalo na kung marami kayong alaga, kabayan. Kung more than 20 heads ang inahin, kabayan ko, dapat talagang matindi ang pag-aalaga. Kahit na po backyard grazer, kabayan. At kinakailangan na ipapayo nga natin, ano po, iwasan po ninyo ang mga tao na papasok po sa inyong alagaan.
Yung kung hindi taga doon, kabayan, lahat ng papasok, salubungin po ninyo at disinfektahan. At dapat may mga food bath kayo sa may gate, kabayan, sa papasukan po nila. Sako lamang po at saka disinfectant, ibabad po ninyo, tatapakan po nila at yan po ay makatutulong ng malaki. At para po sa mga sasakyan, siyempre, kung wala kayong pambomba, kabayan, buhusan po ninyo ang mga gulong nito. Pero ang pinakamaganda na pinapayo po ng ating programa, kabayan, ay huwag na po ninyong papasukin ang mga sasakyan at saka yung delivery po ng feeds. Salubungin na lamang po ninyo sa labas ng gate at pagkatapos kayo na po ang maghakot. Ano po? At ito ay makakaiwas kayo sa mga problema na kagaya po ng ASF. At yan po, kabayan, ay mga bagay na ating pong pinag-uusapan at nai-report po natin sa ating palatuntunang ating alamin, kabayan ko. Sana huwag namang magkaroon ng problema sa iba pang alagay, kabayan ko, kagaya po ng ating mga manukan na sabi nga po sa mga ulat, kagaya ng mga dalubhasang nag-re-report po nito, kabayan. Sabi nila, sa ngayon, sana naman, panalangin po natin, wala pong birds flu sa Pilipinas, kabayan. Pero ingat din po tayo, napabalita, ito po ay malaking bagay para po sa mga nag-aalaga ng baboy at manok, kabayan. Pero meron tayong ibabalita sa mga darating nating pagtatanghal at saka sa Facebook, kabayan ko, may mga malalaking kumpanya na nagtatayo po ng mga tindahan po ng mga produkto ng agrikultura at fisheries para ito po ay mabilan po ninyo. Para naman sa mga kababayan natin sa hirap po sa pagtaas ng presyo ng karne ng baboy, eh, di ba pa? Siguro iwas muna tayo sa pagbili, no? At kung kakayanin po ninyo at kung kayo na kailangan, yun lamang pong kasyang-kasya sa inyong mga budget. Hindi natin maipapayo sa mga taga Metro Manila ang pag-aalaga ng baboy sapagkat ito po ay makapagbibigay ng masamang amoy. Pero kabayan ko, may mga paraan diyan na pwede po ninyong gawin. Kung mababalikan po ninyo, baliktanaw ang ating palatuntunan tungkol sa pag-aalaga ng baboy sa natural na paraan, kabayan. Sa manok, kabayan, pwede po nating maipayo ang maliitang kawan o stock po ng pag-aalaga ng manok, kabayan. Mga 50 heads, kahit na po 100 heads, backyard raising lamang po. Battery cages, kung pwede, patong-patong po. At kung po pwede, kabayan, kung nakakakita po kayo ng mga alagaan po ng mga panabong na manok, yan po ang gamitin po ninyo. Yung panabong na manok na kulungan, kabayan, pwedeng makapagkarga po yan ng mula 5 hanggang 10. At kung magagaya po ninyo, gumawa na lamang po kayo, kawayan o kahoy, may screen, kabayan ko, at chicken wire, ang gamitin po ninyo, pwede kayong magsagawa. Yung kapitbahay ko, meron din dyan. Ano po, kabayan po. At yan ay backyard lamang po yan. At kinakailangan lang may mga salaan po ng dumi sa ilalim, kabayan, para hindi po mangamoy at palagian po ninyong araw-araw lilinisin at yung dumi ng manok, ibilad po ninyo sa tindi ng init ng araw, magagamit po ninyong additional fertilizer o abono sa inyong mga halaman, sa inyong pagtatanim, sa inyong bakuran, kabayan. Okay, sa bibili ng sisiw, ang alagaan po ninyo, kabayan, ay yung mga puting manok na pinalalaki, yung mga palakihing manok, mga broiler kung tawagin po natin. Sapagkat yan po hindi malikot. Hindi malikot yan. Hindi ka pa sa native natin, napakalikot ng native, kabayan. Parang Pilipino yan, eh. Malikot. Ano po? Magalaw. Pero yung mga puti, kabayan ko, steady lamang po sila sa isang lugar. Makakabili po kayo sa mga integrators at sa mga dealer nito ng 100 heads per container, kabayan ko. At bibigyan pa kayo ng 5, siguro 10, ano po, na extra para po, eka nga, kung sakasakaling may mamatay, merong kayong pamalit, kabayan. Okay, mabilis pong lumaki yan in 45 days. Ang tawag mo nila, 45 days yan na manok. No, 45 days. At yung kung gusto niyo palakihin pa ninyo ng kaunti, samahan po ninyo yung feeds po ninyo, commercial feeds, samahan po ninyo ng dahon ng kamote, kabayan ko, yan. Kung meron kayong mga tanim ng kamote, kung may tanim po ng kamote ang kapitbahay ninyo, kunin po ninyo yung mga dahon po ng pananim ng inyong kapitbahay, mangingi lamang po kayo. Ako, pinamibigay ko yung mga dahon ko ng kamote dyan, kabayan ko. At
hindi naman nila iniubos, kabayan. Okay, pero yan po ay makatutulong sapagkat meron pong taglay na bitamina ang dahon po ng kamote para po sa ating mga alagaing manok at baboy, kabayan. Kung natatandaan po ninyo, ang kamote, yung pong tuber po nito, yung pong laman, pinatutuyo, inihahalo po yan sa paktuka sa mga pagkain po ng manok at baboy. Okay, kabayan. Ito po naman ang inyong lingkod ka Gerry Jeronimo. Nagpapasalamat na kayo po ay mabigyan namin, makapiling po namin sa ilang sandali para po sa mga talakayin tungkol po sa larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan. Subscribe po kayo sa YouTube sa ating programa. Merong Ating Alamin TV channel na po sa YouTube at saka sa Facebook, kabayan, na magkakasama-sama po tayo. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Gerry Jeronimo nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang Ating Alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po sa inyong lahat.